We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Pasantos, yangaran, naimbag, gamale, maya, pagat, panapon, kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, umakyat na sa 25 ang bilang ng mga biktima ng paputok sa Region 1. Narito ang report. Umakyat na sa 25 ang bilang ng mga biktima ng paputok sa Region 1. Ayon sa Center for Health Development o CHD Region 1, 20 ang fireworks-related injuries sa Pangasinan, habang 4 sa La Union at 1 sa Ilocos Sur. Kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, mas mataas ng 79% ang mga biktima ng paputok ngayong 2023. Noong December 25, nakapagtala po tayo ng 16 na kaso po, no, ng fireworks-related injury. Sa pagsisimula ng bentahan ng mga paputok sa firecracker zone, kapansin-pansin ang pagtaas sa naitatalang fireworks-related injuries. Meron pa rin pong mga napuputokan ng boga. So 17 po out of the 25 ay unlabeled firecracker po, no, yung naka-injure sa kanila. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng health authority sa PNP at BFP para masuri ang lahat ng mga ibinibentang paputok sa mga firecracker zone. Ganon din ang mga illegal na nagbebenta ng paputok sa iba't ibang lugar. Samantala, sa Region 3, aabot na sa 5 ang nahuhuling nagbebenta at gumagamit ng ilegal na paputok. Sa tala ng Pro 3, nasa 19,622 na piraso na ng paputok ang nakumpiska na may halagang aabot sa 90,620 pesos. As of December 28, isa pala ang naitalang firework-related injury sa buong rehiyon. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Hinigpitan ng BFP at PNP ang monitoring sa mga barangay sa Dagupan City para maiwasan ang pag-iimbak ng mga paputok. Yan ang tinutukan ni Russell Simorio. Tuluyan ng sinampahan ng kasong paglabag sa RA 7183 o ang batas laban sa pagbebenta, paggawa at ilegal na distribusyon ng paputok ang ilang sangkot sa pagsabog ng mga naka-impact na paputok sa barangay Maluwod, Dagupan City. Iginasawi ito ng isang lalaki na nakilalang si Raimundo Lazaro na nagtamo ng matinding sugat sa mukha at katawan, habang 3 iba pa ang nananatili sa ospital. Yung mga involved na mga personalities, sir, hindi mo na natin sasabihin, sir, para hindi po mabulagog yung sa investigation namin. Laki ng impact nung shockwave na nagawa ho nung sumabog yung paputok doon. In fact, hindi namin alam na meron sa barangay Maluwod na gumagawa ng paputok. Dahil pag may mga ganun na sitwasyon, dapat i-informan kami, informan ng kapitan. Ngunit dahil patago, kaya ganun ho ang nangyari. Para maiwasan ang kahalintulad na insidente, mas hinigpitan ang monitoring ng PNP at BFP sa mga barangay. May sariling monitoring team din ang mga barangay council para masawata ang mga ilegal na nag-iimbak ng paputok. Hindi mag-i-issue ang BFP ng fire safety clearance sa mga negosyanteng nais magbenta ng paputok sa mga barangay. Iisa lang ang itinalagang firecracker zone. Bago sila pumisto doon ay kukuha muna sila ng fire safety clearance. May deployment din ang pulisya at BFP sa firecracker zone. Regular ang inspeksyon sa mga panindang paputok. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala, magkahiwalay na aksidente sa Poso Rubio, Pangasinan na Hulicam. 2 nasawi sa aksidente. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Makikita sa CCTV camera ang isang lalaki na ilang metrong nakaladkad matapos mahagip ng kotse habang papatawid sa kalsada na bahagi ng Barangay Alipampang, Poso Rubio, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nasawi sa insidente ang 53 anyos na lalaki na nagtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan.
sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Yung sa investigation po is nakainom po siya, galing po siya ng inuman, then tatawid po siya ng kalsada. Sakto naman, napaparating itong mirage, kaya nahagip po siya doon sa inner lane mismo po ng kalsada. Samantala, sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikita ang mabilis na pagpapatakbo ng motorsiklo sa kalsadang sakop ng Barangay Rosario, Puzurubio, Pangasinan, nang biglang mawalan ng kontrol at sumemplang ang motorsiklo. Nagpagulong-gulong ang rider hanggang sa nasagi ang nakaparadang tricycle. Ayon sa pulisya, tumama sa isang barbed wire ang mukha ng biktima na binawian ng buhay sa ospital. Nagsarili po siya, nag-slide po yung motor niya, and then sa kasawiyang pala, tumama po siya doon sa barbed wire na kung saan nagkaroon siya ng grabing sugat sa kanyang mukha. Patuloy ang paalala ng pulisya sa publiko na iwasang magmaneho ng nakainom at mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa aksidente. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Nananawagan naman ng tulong ang pamilya ng bakasyonistang nalunod sa dagat na bahagi ng Barangay Balawi sa Pagudpo, Ilocos Norte. Nakilalang biktima na si J. Lord Bonganay, 19 anyos, residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Malakas daw ang alon noon at tila hinila ang biktima. Agad naman daw silang humingi ng saklolo sa Coast Guard pero nahirapan dahil sa sama ng panahon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang search operation ng PCG at MDRRMO. Nananawagan po ako sa governor ng Ilocos na tulungan po ako dito sa Pagudpod. Gusto namin umuwi na kasama siya. Hindi po ako alis dito na walang anak ko kaya gusto ko na humingi ng tulong sa inyo. Torotot, mabenta na ilang araw bago ang selebrasyon ng bagong taon. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Kabi-kabilaan na ang makikitang nagbebenta ng torotot sa Kalasyo, Pangasinan ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon. Mula sa torotot na gawa sa cardboard, nag-level up na ang bentang torotot ni Rubelin. Long-lasting at hindi na raw agad masisira kapag nabasa dahil gawa na sa plastic ang kanyang bentang torotot. Mas mabuti pa itong torotot kasi yung papuputukan yung kamay nila. Magpaingay na lang sila pag New Year, wag na yung paputok. Isang alternatibong pampaingay ang torotot, imbes na gumamit ng paputok. Sa kabila nito, importante pa rin daw na maging maingat sa paggamit ng torotot. Payo ng health authorities, ikonsidera ang edad ng batang gagamit nito. Importante rin ang gabay ng mga nakatatanda para maiwasan ng anumang aksidente. Nakanda na rin umano ang mga alternatibong pampaingay ng mga residente, tulad ng speaker, kaserol at planggana. Hindi na rin daw kailangang gumastos. Kasi maingay na kami dito kay mga bata. Siswis lang namin yung, lalakasan lang namin yung mga radyo, gano'y. O kaldero, kinakalampang lang namin, pampatanggal ng malas. Sinasuggest namin na mas maganda po yung mga torotot, or di kayo yung mga malalakas na sounds, yung music, yung mga speakers, gano'n po. Yun na lang ang gamitin natin para safe na rin at saka iwas na rin yung mga aksidente. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Nararanasan naman sa ilang pamilihan ang siksikan dahil sa dami ng mga mamimili para sa bagong taon. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell? Chris, tatlong araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, mas nagkalat ngayon yung mga ambulant vendors sa paligid nga ng Malimgas Public Market dito sa Dagupan City. Actually, dito sa kinaroroonan natin sa May Jovellano Street, kung makikita natin kabi-kabilaan yung mga nagbebenta ng iba't ibang produkto, karamihan itong ang gulay at prutas, lalo't sabi na mga tindera, ina-anticipate nga nila yung mas marami na mga mamimili ngayong nalalapit itong pagsalubong sa bagong taon. Sa May Downtown area ng Dagupan City, alas 3 ng hapon labang pinapayagan yung mga ambulant vendor na pumuesto dyan. Bawal sila sa umaga para hindi raw sila makasagabal sa daloy ng trapiko. Pero well, in fact, kanina sa pag-iikot natin ay marami na yung mga ambulant vendor na pumuesto, nagbebenta ng iba't ibang produkto, maging ng torotot na ginagamit ng pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Pero ngayong sa mga oras na ito, silipin na natin ang presyuhan ng mga karne, isda at gulay dito nga sa Balibang
ilalim gas public market. Unahin natin ang karne. Ang manok nasa 180 hanggang 200 pesos. Ang kada kilo nasa 320 hanggang 340 pesos. Ang kada kilo ng baboy habang nasa 360 pesos naman. Ang kada kilo ng baka. Nauna nang sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura na walang aasahang problema sa supply ng poultry products dahil sapat ito para nga sa pangangailangan ng mga Pinoy ngayong nalalapit itong paggunita or pagsalubong sa bagong taon. Silipin din natin ang presyuhan ng gulay dito sa Malimgas Public Market. Nasa 70 hanggang 80 pesos ang kada kilo ng talong, 60 hanggang 70 pesos ang kada kilo ng ampalaya, 25 pesos ang kada kilo ng kamati, ang kalabasa, 20 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng kamatis, 50 pesos ang kada kilo ng okra, 60 pesos ang kada kilo ng sitaw, 40 pesos ang kada kilo ng or 60 pesos ang kada kilo ng ampalaya, nasa 55 pesos per kilo. Habang sa mga Highland vegetable naman, nasa 80 pesos ang kada kilo ng carrot, 60 pesos ang cauliflower, 50 pesos ang kada kilo ng sayote, 100 pesos ang kada kilo ng patatas, habang 40 pesos ang kada kilo ng repolyo. Sa mga pampalasa naman, ako tumaas po ang presyo ng sibuyas sa nasa 200 pesos ang kada kilo. Medyo malayo yung presyo niya, no? Kumpara sa dating presyo na nasa 160 pesos ang kada kilo. 140 pesos ang bawang habang 100 pesos ang luya. Kaya at inaantabayanan pa yung pagdami ng mga mamimili habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. At yan ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat sa price update, Russell Simorio. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga patay na isda na nakalutang sa isang palaisdaan sa Dagupan City nagdulot ng masangsang na amoy. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Kita sa cellphone video na ito ang sandamakmak na patay na isda na nakalutang sa isang fish pond sa Barangay Pantal, Dagupan City. Nabubulok na ang mga nakalutang na isda na nagdulot ng masangsang na amoy sa lugar. Oh, masangsang sa ano, sa ilong, ganun. Ito, kung naglabas ng isda sana rito, kahit na tinawagan sila na kumuha na libre, yun dapat sana. Nagsagawa ng inspeksyon ng Barangay Council kasama ang Sanitation Division ng City Health Office sa lugar. Kakaunting patay na isda na lang ang naabutang nakalutang sa fish pond. Hindi rin naabutan ng may-ari ng fish pond, pero ayon sa Barangay Council, hindi ito kaso ng fish kill. Hindi rin umano bangus ang nakitang nakalutang sa fish pond, kundi mga isdang mulmol na sinadyang lasunin. Po dun sa observation kasi na natin, hindi po siya fish kill. Tisid po yun. Yun po yung pag ano, gusto na ho nilang palitan or may mga isda kasi na hindi po ano, like mga mulmol, ganun. Yun po yung parang tinatanggal nila. Then pagkatapos nun, tsaka nila papalitan ng mga bagong isda. Like. Nakatakdang pulungin ng otoridad ang mga fish pond owner para sa mas maayos na operasyon ng palaisdaan. Samantala, prioridad ngayon ng lokal na pamahalaan na matanggal ang mga illegal fishing structure na muling itinayo sa mga kailugan ng lungsod. Wala masyado po eh na nangyari, pero ang nagiging problema na nakikita ko ngayon is napaka daming fish pen po ang illegal. So kailangan namin ayusin ulit. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala, presyo ng ilang paputok bumaba ng 50% dahil sa dami raw ng supply ayon sa mga negosyante sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. At nag-inspeksyon ang mga kawanin ng Bureau of Fire Protection sa Firecracker Zone sa Mangaldan, Pangasinan. Isa-isang sinuri ang mga stall kung saan nakadisplay ang mga ibinibentang paputok. Inabisuhan na rin ang mga negosyante na iwasang magbenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Kumpara nung nakaraang taon, maraming supply ngayon ng paputok. Dahil dito, bumaba ng halos 50% ang presyo ng ilang paputok, gaya ng kwitis na mula sa 15 pesos kada piraso, ngayon nasa 8 pesos na lang. Mas mababa po ngayon, ma'am, kaysa nung last year po, ma'am, kasi ano, maraming gumawa po ng paputok ngayon, ma'am.
maraming supply po. Inireklamo naman ng mga tindera ang pagbebenta ng ilegal na paputok sa mga barangay at maging sa pamilihang bayan. Mahigpit ito ipinagbabawal at babantayan ng otoridad. Sana po mahulis po, mahulihin po sila ma'am dahil kami po, lisensyado po kami ma'am eh. Sila, nagtitinda lang po sila na wala silang permit po ma'am. Yung mga wala sa designated area, iikutan din po namin. Lalo na malapit sa mga kabahayan po. So in-encourage po natin ang mga nagtitinda po ng paputok na dito na lang po sa designated area po magtinda at saka mag-secure po ng mga kaukulang permits po. Sa ngayon, bukas hanggang 8 PM ang bentahan ng paputok sa bayan. Pero pagsapit ng December 30, 24 oras na ang kalakalan sa firecracker zone. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Personal services business gaya ng restaurant at salon, nangunguna sa business trend sa Pangasinan ayon sa DTI. Narito ang report. 2019 nang tumama ang pandemya sa bansa. Apektado ang ekonomiya dahil sa pagsasara ng mga business establishment. Pero base sa record ng Department of Trade and Industry sa Pangasinan, unti-unti nang bumabangon ang business sector sa probinsya mula noong 2019 hanggang ngayong 2023. Kapansin-pansin din ang muling pagbubukas ng mga negosyo. Yung sakon naman, trading, medyo mataas din. Pag sinabi kasi nating trading, depende yan kung pwedeng agricultural trading, pwede naman yung school supplies trading, or construction supplies trading, mga ganun. Nangunguna sa business trend ang personal services, kabila ang mga kainan at salon, base sa bilang ng mga negosyanteng nakarehistro sa DTI. 10% ang itinaas nito kumpara noong nakarang taon. Implication yan, ibig sabihin po na hindi pa rin nawawala sa negosyo yung mga pangangailangan ng tao. Especially ito sa personal services, mostly sa pagkain. Ang pagkain ay talagang negosyo na hindi naluluma, kumbaga. Ang business trend ay maaring maging basehan din ng mga nais magnegosyo lalo na sa susunod na taon. Kasabay nito ang pagtaas din ng employment rate sa probinsya. Malawakan ang isinagawang face-to-face jobs fair ng Public Employment Services Office kasabay ng pagluwag ng restrictions. Asahan din ang jobs fair sa pagpasok pa lang ng 2024. Joanne Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pledge signing para sa ligtas na holiday season sa Ilocos Norte, pinangunahan ni DILG Undersecretary for Peace and Order, Oscar Valenzuela. Silipin sa report. DILG Undersecretary for Peace and Covenant Oscar Valenzuela ang Pledge of Commitment signing para sa programang Ligtas Paskuhan sa Luwag City, Ilocos Norte. Kasama sa mga dumalo ang mga kawani ng BFP, Philippine Marines, Philippine Army, Philippine Coast Guard at mga security guard ng probinsya. Inalala ni Valenzuela ang kanyang paninilbihan bilang provincial director sa INPPO. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Ilocos Norte, PPO ang ating masasabing ito ang ating At home. Bukod sa pledge signing, prinesenta rin ang mahigit 100 boga na nakumpiska sa probinsya. Sa datos, bumaba ito nitong taon kumpara noong nakarang taon kung saan umabot sa mahigit 800 boga ang nakumpiska. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, One North Central Luzon. Mga kapuso, walang umiiral na sama ng panahon o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero asahan pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa Northeast Monsoon o Hanging Amihan na umaabot sa Northern at Central Luzon. Gayun din ang Easterlies sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union, Zambales at Aurora. Mababa din ang pag-uulan sa pagsapit ng gabi. Maaari ring ulanin ang natitira pang bahagi ng bansa. Samantala, Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs itinanghal na Best Picture sa 49th MMFF.
Tunghayan sa report. Big winner ang pelikulang Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa Metro Manila Film Festival 2023. Best Picture! Firefly! Ito ang itinanghal na Best Picture. Nagbagi rin ang Firefly sa Best Screenplay. Best Child Performer naman si Sparkle Child Star, Yuen Mikael. Kasama ng cast ng Firefly na tumanggap ng award si GMA Pictures President Annette Gozon Valdez. Pati si Senior Vice President for GMA Pictures and First Vice President for Public Affairs, Nessa Valdelion. We're just very thankful na nabigyan kami ng ganitong award. We're thankful na na-recognize yung hard work at lahat ng hirap na pinasok sa pelikulang ito. We're hoping na panoorin pa ito sa mga hindi pa nakakanood kasi talaga namang magandang pelikula. Salamat at sa lahat ng buong production po ng Firefly. To our brilliant cast for bringing the characters tonight. It's been a privilege to tell the story and sana po lahat tayo ay mahanap natin ng ilaw. Kitang-kita rin sa mukha ng child star na si Yuen ang saya habang hawak niya ang kanyang Best Child Performer Trophy. Sobrang saya ko po kasi first time ko pong makahawak lang gitong award. Kinabahan ka ba? Well, kasi na po, hindi po ako umaasa na ako'y manalo kaya hindi po ako kinabahan. Ano tinawag na yung pangalan mo? Anong naisip? Sabi ko, ano? Bakit lang ano natawag ng pangalan ko? So, na-realize ko, ano, Best Child Performer. Ang hiling ng GMA Pictures, mas dumami pa ang mga sinehang nagpapalabas ng Firefly. Nanalo rin ang pelikulang Gumburza para sa Best Director, Second Best Picture, Best Cinematography, Best Production Design, Best Sound Design, at Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award. Nakuha ni Cedric Juan ng Gumburzang Award bilang Best Actor. Best Actress si Vilma Santos para sa pagganap niya sa When I Met You in Tokyo. Best Supporting Actress naman si Miles Ocampo para sa Family of Two. Best Supporting Actor si JC Santos ng Malyari. Nakuha naman ng pelikulang Malyari ang parangal na Best Visual Effects, Best Musical Score at Third Best Picture. Ang Kampon ang nanalo ng Best Editing. Best Original Song at Gender Sensitivity Award naman ang iginawad sa Becky and Badet. Best Float, Fernando Po Jr. Memorial Award for Excellence at 4th Best Picture para sa When I Met You in Tokyo. Ginawaran naman ng Maricho Vera Perez Macede Memorial Award si Lily Monteverde ng Regal Films. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, ating balikan ang mga nagagandahang lugar at pasyalan sa Hilaga at Gitnang Luzon na tumatak ngayong 2023. Ating dayuhin sa report ni Ivy Hernando. Maswerte tayong nabisita at nakasalamuha si Lola Magdalena Galinato Gamayo o Nana Dalen mula Pinili, Ilocos Norte. Sa kabila ng edad na 78, napamangha tayo sa husay nito sa paggawa ng telang abel. Ang kanyang talento at pagmamahal sa tradisyonal na paghahabi ang dahilan upang gawaran siya taong 2012 ng gawad sa manilikha ng bayan, ang pinakamataas na parangal mula sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA para sa mga traditional artists sa bansa. Binalikan din natin ang alamat ng Paway Lake sa Ilocos Norte, isang bayang isinumpa matapos umikot daw ang buhay ng mga tao sa mga material na bagay, kaya naganap ang malawakang pagbaha na siya ngayong naging lawa. Alamat na nagpapaalalang walang material na bagay ang mahalaga sa mundo, kundi kabutihan ng loob at ang pananampalataya sa Panginoon na sana'y hindi mabaon sa ilalim ng lawa. Nagbigay-pugay rin tayo sa mga nag-wisp ng buhay sa makasaysayang Besang Pass sa Cervantes, Ilocos Sur, lugar kung saan nasulat ang isang madugong kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas bago makamit ang salitang payapa. Isang monumento ang itinayo sa lugar bilang pagpupugay sa 3,400 na kataong lumaban para sa tinatamasan natin ngayong kalayaan. Mula sa Ilocos Region, umakyat tayo sa Cordillera Administrative Region, sa Bontoc, ang capital ng Mountain Province. Mula sa Mount Pukis, nabighani tayo sa tanawin mula sa overlooking ng sentro ng Bontoc, kung saan tanaw ang ilang rice terraces. Halos nababalot pa sa pine trees ang kabundukan
Kaya naman maliban sa presko, napakabango pa ng hangin. Dumayo rin tayo sa tagong lungsod ng Tabuk sa Kalinga, kung saan makikita ang isang village na itinayo bago ang World War II, ang Barangay Naning Heritage Village and Rice Terraces. Nasa gitna ng mga bundok at palayan ang village, ang mga bahay na tinatawag nilang ginitob na itinayo taong 1920s. Sa naning din unang ginawa ang paghahabi na kabuhayan pa rin ng maraming kababaihan. Sa taong 2024, muli nyo kaming samahan sa marami pang paglalakbay. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, apat na araw na lang, 2024 na. Samantalang mapaparin niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters! At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.